nabanggit natin sa nakaraan ng ating khutba ang ilan sa mga katangian ng mga malaika o kaya ay mga anghel. Sila mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakagandang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay mayroong mga pakpak. Mayroon sa kanila na dalawang pakpak, mayroon sa kanila na tatlong pakpak, mayroon sa kanilang apat na pakpak, at mayroon pa sa kanilang marami ang mga pakpak. Al-malaikatu munazzamun. Ang mga anghel ay sila ay maayos, maayos, ma-organize. Talagang may mga sistema. Alam nating lahat, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na ang dami ng mga anghel, hindi natin kayang bilangin kasi walang nakakaalam ng kanilang dami. Al-malaikatu khalqun kathir, la ya'lamu adadahum illa man khalaqahum. Ang mga anghel ay sila ay mga nilikha na napakarami nila. Walang nakakaalam sa kanilang mga bilang maliban lamang sa kung sino yung lumikha sa kanila. Sino ang lumikha sa kanila? Ang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Iilan lamang ang mga anghel na alam natin o napag-alaman natin ang kanilang mga pangalan at mga katangian. Sa bawat tao ay mayroong dalawang anghel, at doon sa Bayt al-Ma'mur, sa ikapitong antas ng kalangitan sa Bayt al-Ma'mur, ay mayroong 70,000 na mga anghel. Sa isang araw ay papasok ang 70,000 na mga anghel, at kapag lumabas ay hindi na sila papasok ulit. Araw-araw mayroong papasok na 70,000 na mga anghel. Tingnan ninyo ang dami. Ngayong isang araw, papasok ang 70,000. Kapag lumabas, isang araw, papasok naman ang 70,000. Sila ay magsamba sa Allah, magtawaf. Tayo ay nagtatawaf tayo sa Kaaba, sa Makkah, at sila naman nagtatawaf doon sa Bayt al-Ma'mur. At kapag yung nakapasok na, ay hindi na makakapasok muli. Tingnan ninyo ang dami ng mga anghel, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Walang nakakaalam sa dami nila kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. At walang nakakaalam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Muddathir, walang nakakaalam sa hukbo ng iyong Panginoon o Muhammad. Sa hukbo, sa mga sundalo ng iyong Panginoon, ang mga anghel, إِلَّا هُوَ, maliban lamang sa Kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel, mga kapatid, ay pinahintulutan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya nilang mag-anyo ng ibang anyo. Katulad ng mga anghel na dumating kay Propeta Abraham, sumakan niya ang kapayapaan, nag-anyo sila ng fi surati Bashar, nag-anyo ng anyong tao, hindi kilala ni Abraham. Hanggat sa napag-alaman ni Propeta Abraham, sumakan niya ang kapayapaan, ang kanilang pakay. Katulad ng anghel na si Jibril alayhi salam na nag-anyong tao na sinugo ng Allah na doon kay Birhing Maria. Doon kay Birhing Maria, katulad ni Anghel Gabriel, si Jibril na nag-anyong tao, ha? Sa hadith o Jibril, maliwanag na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam, si Jibril na syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, napakaputi ang damit, napakaitim ang buhok, walang animoy bakas ng kanyang paglalakbay, walang nakakakilala sa kanya, pero nag-anyo siya ng anyong tao. Ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay kaya nilang mag-anyo ng anyong tao. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nabanggit natin noon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang beses niya nakita. Dalawang beses niya nakita si Jibril sa kanyang original na anyo. Sa kanyang original na anyo.
Tulad ng nabanggit natin na ang mga anghel, mga kapatid, ay munazzamuna fi kulli shu'unihim. Sila ay mayroong sistema maayos sa lahat. Munazzamuna fi ibadatihim. Maayos sa kanilang pagsamba. Maayos sa kanilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nabanggit sa isang hadith, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, ayon kay Jabir bin Samurah, ang Jabir bin Samurah radiyallahu anhu qal, kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha? Qulna, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Qala, yutimmuna sufufal awwal wa yatarasuna fi saf. Rawahu Muslim. Tingnan ninyo mga kapatid, ayon kay Jabir bin Samurah, kalugdan siya ng Allah, sinabi niya, lumabas sa amin, ibig sabihin, dumating sa amin si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At sinabi niya, hindi ba kayo maglinya katulad ng paglinya ng mga anghel sa harapan ng kanilang Panginoon? Ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha? Katulad ng paglinya ng mga anghel sa kanilang Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qulna, ya Rasulullah, sinabi namin, sabi ni Jabir bin Samurah, kalugdan siya ng Allah, pati ang kanyang mga kasama, ya Rasulullah, usugo ng Allah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Papaano maglinya ang mga anghel sa harapan ng kanyang Panginoon o sa harapan ng kanilang Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala yutimmuna as-saffal awwal aw yutimmuna as-sufufal awwal. Sila ay kinukumpleto nila ang unang linya. Wayatarasuna fi saf. At sila ay magkakaisa, magkakasabay, magkakadikit sa kanilang linya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang hirap turuan, ang hirap pangaralan, andyan na yung mga aral, nandyan na yung mga turo, pero ang hirap-hirap, pati pananamit, ang hirap turuan ng pananamit. Lahat sa Islam may mga sistema. Lahat ng ginagawa natin may sistema. Magsuot tayo ng damit, may sistema. Kanan ang mauna. Pumasok tayo sa masjid, pumasok tayo ng bahay. Kapag dumating tayo sa mga kasama, dapat i-organize. Palagay ko, iilan lang ang makikita natin. Ito ang tinatawag na mga adab, mga itikit ng Islam. Ang dami-daming mga itikit, ha? Marunong na tayo magdasal, marunong na tayo magwudu, magbigay tayo ng kawanggawa, obligadong kawanggawa, mag-ayuno tayo, mag-hajj tayo. Pero itong mga itikit, mga kapatid, hindi natin alam. Itong mga itikit, bumisita ka sa bahay ng iyong kapwa, iyong kapatid, kakatukin mong pintuan, nakatayo ka doon sa harapan ng pintuan, wala sa itikit ng Islam. Okay, nandoon yung aral na kakatukin mo ng tatlong beses, pag hindi ka na binuksan, lumabas ka na, umalis ka na. Pero yung sistema ng iyong pagtayo ay wala sa aral ng Islam. Hindi yun itikit ng Islam. Na kapag ka bumisita ka, dito ka na mismo tumayo sa harapan ng pintuan, hindi yun dapat. Kasi bakit? Kapag binuksan ang pintuan, nakikita mo na ang diretso ng bahay. Nakikita mo ng diretso. Baka mamaya may mga babae doon na hindi nakahanda. Baka kalat-kalat ng bahay. Di ba minsan sabi ng may-ari ng bahay, sandali mo na, wait. Di ba? Eh kung doon ka nakatayo sa harapan mismo ng pintuan, pag binuksan kasi titingnan niya, sino yan? Oh, nakita mo na. Dapat dito ka sa side. Huwag kang tumingin sa loob. Dito ka tumingin sa side. Yung mga itikit ng Islam. Dami-daming mga itikit ng Islam. Sistema ng ating pagiging Muslim, hindi natin alam. Iilan lang ang gumagawa.
Ilan lang ang nakakaalam. Eh kung ito ang pag-aralan natin mabuti, ang mga etiquette ng Islam, napakaganda ang pamumuhay. Napakaganda kasi wala kang masagasaan. Napakaganda ang Islam. Sa araw ng paghuhukom, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, fi yawmil qiyama, sa araw ng paghuhukom, yatuna sufufan muntazima, ay darating ang mga anghel na kung saan ay sila ay maayos. Maayos ang kanilang pagdating. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Sa araw na yaon, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, titindig na ang ruh. Sino ang ruh? Tinutukoy sa tafsir, ibig sabihin si Jibril alayhi salam. Titindig na ang ruh. Titindig na si Jibril. Wal malaikatu saffa. At ang mga anghel, saffa, na sila ay nakalinya. Sila ay nakalinya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sila ay tatayo. Wayakifuna sufufan baina yadayillah. Sila ay tatayo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan ay nabanggit din sa banal na Quran, maliwanag na maliwanag mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tingnan ninyo mga kapatid, wala nang pag-alinlangan dahil hindi katulad ang inaakala ng mga tao na walang mangyayari dahil sa araw na kung saan ay yung kalupaan mga kapatid ay wawasakin na. Ang kalupaan, maputol-putol na o kay mawawasak na ng pinong-pino. Wajaa rabbuka. At dumating ang iyong Panginoon para sa pagpapasya ng hatol sa kanyang mga nilikha. Wajaa rabbuka wal malaku at ang mga anghel. Saffan saffa, sila ay nakalinya ng nakalinya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Para nating nakikita mga kapatid ang pangyayari na pinaniniwalaan natin, yan ang tinatawag na nabanggit natin una, ibig sabihin ilmul ghaib, ibig sabihin kaalaman, pinaniniwalaan na kung saan ay hindi natin nakikita. Pero alhamdulillah, nandyan ang banal na Quran. Ang banal na Quran, yung mga nakaraan na nangyari, binabanggit sa atin sa banal na Quran. At yung mga kasalukuyan na nangyayari, binabanggit din sa banal na Quran, napapag-alaman natin. At yung mga hindi pa nangyayari, ay binabanggit din sa banal na Quran, napapag-alaman natin. Napakaganda mga kapatid, ang nakalipas na mga nangyari, o mga nangyari na noon pa man. Noon pa man. Pati yung hindi panilika ang mga tao, noon pa man, ay binanggit sa banal na Quran ang kasalukuyan na pangyayari, pamumuhay natin, hanggat sa paggunaw ng mundo, binanggit sa banal na Quran, at pagkaraan nito sa kabilang buhay, binanggit din sa banal na Quran. Napakaganda. Ha? Saan pa tayo hahanap ng aklat na katulad ng banal na Quran? Wala na, kundi ang banal na Quran dahil salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inuulit natin mga kapatid na ang mga anghel, sila ay maayos, mayroong sistema, organized. Kaya sikapin natin mga kapatid na kasi nandyan yung mga aral sa atin, nandyan yung mga etiquette, nandyan yung mga adab sa ating pananampalatayang Islam. Sikapin natin na unti-unti na makuha natin ang ibig sabihin mga etiquette ng ating pamumuhay, ating mga gawain, ating pananalita dito sa mundo. Ako lukaw lihada, wastagfirullah li walakum.